Hello, hello, hello mga kakonstruct. Magandang hapon pala sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kakonstruct na si Benny, nagbabalik. Nga pala mga kakonstruct, kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na to. Walang mga sakit, magandang pakiramdam, walang problema. Kumisuliranin tayo mga kakonstruct. Laban lang, kaya natin yan. Ingat lang tayo palagi mga kakonstruct. Nga pala, bago tayo magtuloy-tuloy dito sa content natin mga kakonstruct, may pa-shoutout pala muna tayo. Pinapa-shoutout po pala ni Lisa Bantulod, si Jonathan Bantulod. Hello sa'yo Jonathan Bantulod, kamusta dyan? Ingat tayo palagi. Maraming salamat rin sa iyo, Lisa Bantulod. Ingat ka rin palagi. Shoutout rin tayo mga kakonstruct kay Marta Garo. Ingat tayo dyan palagi, Marta Garo. Ayusin lang ang trabaho palagi ha. Comment lang kayo mga kakonstruct sa mga video vlog natin para sa susunod na content natin, kayo naman ang ma-shoutout natin mga kakonstruct. Balik tayo mga kakonstruct dito sa project natin na secondary gate. Nga pala, update ko lang kayo dito nga sa ginagawa natin na secondary gate sa pagitan ng dalawang subdivision mga kakonstruct. Bali, nakapag-fabricate na ako ng isang frame para sa unang pisngi nung gate natin. Sa ngayon mga kakonstruct, ito nga, nagkakabit na ako ng cyclone wire dito sa frame na napabricate natin. Bale mga kakonstruct, ang materyales na ginamit pala natin dito sa gate ay GI pipe na schedule 40, tapos number 2 yung diameter ng GI pipe natin mga kakonstruct. Isa pa sa materials na ginamit natin, cyclone wire nga. Ang kapal nito mga kakonstruct ay 316, tapos yung pinakabutas ng cyclone wire natin mga kakonstruct, 2 inches rin ang butas niya mga kakonstruct. Gumamit rin pala tayo mga kakonstruct ng flat bar na ang sukat naman ay 1 by 316. Ang purpose pala nitong flat bar natin mga kakonstruct, dito natin ipapakapit yung cyclone wire natin. Bale, unang wewelding muna yung flat bar, ikakabit doon sa GI pipe na frame. Pag meron ng flat bar mga kakonstruct, saka naman natin ilalatag yung cyclone wire para mas maganda yung kapit ng cyclone wire natin mga kakonstruct. Pag maganda na yung kapit mga kakonstruct ng cyclone wire natin doon sa unang flat bar na ginabit natin sa frame, papatungan ulit natin mga kakonstruct ng panibagong flat bar yung cyclone wire. Bale, ang kalalabasan mga kakonstruct parang nakaipit yung cyclone wire ng dalawang flat bar. Dito mas maganda ang kapit ng cyclone wire natin mga kakonstruct. Siguradong hindi siya matatanggal dun sa frame. Kapit na kapit mga kakonstruct. Nag first coat na rin pala ako mga kakonstruct ng primer natin dun sa pinaka frame ng gate. Ginamit ako mga kakonstruct ng red oxide na pang primer para may panlaban na rin sa kalawang yung GI pipe natin. Hindi na siya kakalawangin mga kakonstruct. Sayang content.
pagkatapos pala mga kakonstruct na paglagay natin ng cyclone wire. Bale, sunod na step natin mga kakonstruct, lalagyan ko na to ng pillow block. Yun pala ang magiging hinges natin mga kakonstruct dito sa gate natin, pillow block. Papakita ko rin sa inyo mga kakonstruct kung anong pillow block ang gagamitin natin, saka kung paano rin to i-welding dun sa frame ng gate natin. Abangan nyo lang yon mga kakonstruct, ipakita ko sa inyo kung paano i-welding. Nood lang kayo dyan mga kakonstruct. Enjoy yourself. So, paano mga kakonstruct? Hanggang sa sunod na content ng video natin, samahan nyo pa rin ulit ako mga kakonstruct ha. Huwag nyo rin pala kalimutan mga kakonstruct mag like, share, saka subscribe. At huwag nyo rin kalimutan mga kakonstruct na i-click yung notification bell para updated kayo palagi sa mga susunod ko pang video. Saka kung bago lang kayo mga kakonstruct dito sa channel ko, subscribe na rin kayo mga kakonstruct para maging update na rin kayo dito sa mga susunod ko pang mga content na iba vlog. So, papaano mga kakonstruct, hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat mga kakonstruct ha. Bye bye. Kita-kita ulit.